The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. It happened that there was a man full of leprosy in one of the towns where Jesus was. And when he saw Jesus, he fell prostrate, pleaded with him and said, "Lord, if you wish, you can make me clean." Jesus stretched out his hand, touched him and said, "I do will it, be made clean." And the leprosy left him immediately. Then he ordered him not to tell anyone, but go show yourself to the priest and offer for your cleansing what Moses prescribed. That will be proof for them. The report about him spread all the more, and the great crowds assembled to listen to him and to be cured of their ailments, but he would withdraw to deserted places to pray. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Isang dipa lang ni Jesus, gumaling na ang may sakit ng ketong. Siguro sa mga nandito ngayon na may karamdaman, mapapasanaol ka na lang. Sanaol kung may karamdaman ka, ganunin ka lang ni Jesus. Wala na yung karamdaman mo. Sino-sino po sa inyo ngayon ang pumunta dito, nagsimba at nananalangin para pagalingin ng Panginoon ngayon at ngayon din? Pakitaas po ang kamay. Madami-dami po. Minsan may isang tao na may malubhang sakit at dahil sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman, nagmamakawa siya kay Jesus na pagalingin siya ngayon-ngayon din. Ngunit pagkalipas ng ilang sandali, nandoon pa rin ang kanyang karamdaman hanggang nagalit siya sa Panginoon. Hinamon niya ito. Pag ako di gumaling ngayon at ngayon din, hindi na ako maniniwala na may Diyos. Hindi ka totoo. Walang Diyos. Minsan, sa sobrang sakit ng nararamdaman natin, nawawalan tayo ng tiwala sa Panginoon. Nagagalit tayo sa Kanya. Minsan, sinisisi natin siya. Bakit ako pa ang nagkasakit? Bakit hindi na lang yung kapitbahay naming chismosa? Nanisi ka na, nandamay ka pa ng iba. Gayunpaman, ang pinakamagandang salita na ating narinig mula sa Ebanghelyo ay ang salitang healing, paggaling mula sa pagkakasakit. Ito ang tugon ng Panginoon sa ating mga panalangin na tayo ay pagalingin sa pagkakasakit. Ngunit ang paggaling ay may tamang proseso. Hindi ito magic. Minsan mabilis, minsan naman matagal. At kung minsan-minsan din, talagang sobrang tagal. Nasubukan mo na bang pumunta sa doktor o sa ospital at pagkatapos ma-diagnose ng iyong sakit ay sasabihin lang sa iyo ng doktor, "Tada! Wala ka ng sakit." Wala pa, di ba? Hindi ganon. Andyan yung kailangan pang i-diagnose kung ano yung sakit mo at kung nakita na kung ano yung sakit mo, sasabihan ka ng doktor kung ano ang procedure ng gamutan, kung ano yung mga dapat na gamot na inumin. Kailangan din ng tamang pahinga, tamang pagkain, at siyempre, ehersisyo. Iba-iba, kailangan ng panahon. Depende sa sakit at depende din sa reaksyon ng katawan. Pero kung titingnan natin ang ating buhay, lahat ay may tamang panahon.
Bago ka isinilang, siyam na buwan kang nasa loob na sinapupunan ng iyong ina. Hindi ka pwedeng lumabas sa ikalimang buwan sapagkat delikado iyon. Dapat magantay ka, dapat kumpleto, siyam na buwan. Kahit sa pagluluto, kailangan magantay ng ilang minuto bago pwedeng kainin ang iyong niluluto. Naalala ko yung aking kaklase sa elementarya na kapitbahay rin namin. Habang nagluluto ang kanyang ina ng biko, habang nagaganon, kumakain na siya. At ang sabi ng kanyang ina, kailangan pang painitin yan para maluto. At ang sabi naman ng aking klase, mainit din naman yung tiyan ko, maluluto din yan sa loob. Maya-maya pa ay sumakit na ang kanyang tiyan. Pati sa pagluluto, may tamang panahon. Huwag tayong magalit sa Panginoon. Huwag natin siyang hamunin. Alam mo, kahit sa sakit, may tama ding panahon. Dapat magantay po tayo kung kailan gagaling yung ating pagkakasakit. Kasi kung hahamunin natin yung Panginoon, baka sa sobrang pagmamahal niya sa iyo, pagbibigyan ka niya. Isang araw, magigising ka na lang, wala ka ng sakit. Wala na ang iyong karamdaman. At dahil sa sobrang tuwa mo, tulad ng tao sa Ebanghelyo, nagsisigaw ka at pinagaling ka ng Panginoon. Agad-agad, parang magic. Kasabay ng pagkanta ng mga anghel sa langit. Aliluya, aliluya. Patay ka na pala. Dahil sa langit, walang sakit. Sino nga po sa inyo uli yung gustong pagalingin ng Panginoon ngayon at ngayon din? Diba dapat magantay tayo ng tamang panahon? Believe in God's perfect timing.